Noong una kong punta sa Santa Rosa Integrated Terminal, representative lang ng Alps Labas ang nausap ko. Siyempre, nararapat lang na may info din tayo sa mga biyahe ng iba pang bus companies gaya ng Ceres. Hindi lang yan, nagpost din ng DLTB noong December 12 na ang SRIT ay magiging isa sa kanilang bus stop papunta naman ng Samar at Leyte. Kaya ang video na ito ay second update tungkol sa mga biyahe na available na sa SRIT. Welcome back! Kung bago ka lang, ako nga pala si Renz at gumagawa ako ng videos tungkol sa mga biyahe na pinayagan na sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong panahon ng pandemya. Bago ang lahat, maraming salamat sa super accommodating admin at personnel ng Santa Rosa Integrated Terminal at mga representative ng bus companies dyan sa pagbigay pahintulot at pagbigay info tungkol sa mga biyahe sa terminal. Maraming salamat. So, paano pumunta ng Santa Rosa Integrated Terminal? Ang Santa Rosa Integrated Terminal ay katabi lang mismo ng SM Santa Rosa. Sa ngayon, tatlo pa lang ang alam kong paraan para makapunta ng street. Yung isa, direkta papunta ng street. Yung dalawa, magiging dalawang sakay. So, yung una at direktang papunta ng Santa Rosa ay yung biyahe dito sa PTEX. Ang sabi, ang first trip ay 10 a.m. at ang kasunod na agad niyan ay 5 p.m. So, dalawa lang yung biyahe. Mamaya pa po, 5 p.m. Anong oras? 5 p.m. Lala. Pero ano pong ano, first trip nun? Ayun po yung first trip nila, 10 a.m. Tapos last trip? Wala na nakaalis na po yung 10 a.m. Tapos last trip, 5 p.m. Ito yung sir. Dalawa lang. Magkano po ba yan? Sabat pang bayad yun sir. Ticket card ang gagawin. Ang pangalawang option ay yung biyahe sa Alabang. Pupunta ka ng Alabang South Station, sakay ka ng jeep papuntang Balibago. Sa Balibago, sakay ka ulit ng jeep papunta namang sa SM Santa Rosa. At ang pangatlong option ay sasakay ka ng bus sa BBL Trans LRT Buendia Terminal papuntang Balibago. Sa Balibago, katulad nung kanina, sasakay ka ulit ng jeep papuntang SM Santa Rosa. So magandang option yung sa Buendia saka yung sa Alabang kapag sa tingin mo hindi ka naaabot sa schedule na biyahe sa PTEX. Sa ngayon, merong apat na bus companies na may biyahe dito sa SRT. Dalawang bus companies ang nag-o-offer ng trip papuntang Iloilo, Capiz, Aklan at Antique, basically Panay. Samantalang isa pa lang ang bus company na nag-o-offer ng biyaheng Samar at Leyte. Isa rin lang ang bus company na nag-offer ng biyahe papuntang Davao. Umpisahan natin sa biyaheng papuntang Panay Island. Base sa nakausap ko dati, ang Alps ay may tatlong ruta na may araw-araw na biyahe. Ang una ay ang SRIT to Iloilo na may schedule na 11 a.m. at ang pamasahe ay 2,150. Sumunod ay ang SRIT to Capiz o Estancia na may schedule na alas 12 ng tanghali at pamasahe na 2,100. Ang pangatlo ay ang Santa Rosa to Iloilo via Calinog na may schedule na alauna ng hapon at pamasahe na 2,150. Ang Ceres naman ay may dalawang ruta na may araw-araw din na biyahe. Ang una, SRIT to Iloilo via Capiz na may schedule na alas 11 at pamasaheng 2,250. Pangalawa, ay ang Santa Rosa to Iloilo via Antique na may schedule naman na alauna ng hapon at pamasahe na 2,250 din. Ito ang aming napag-usapan ng representative ng Ceres tungkol sa dapat nating malaman o i-expect sa biyaheng papuntang Panay. Yung mga phone numbers niyo po ba gumagana? O kailangan talagang ticketing booth pupunta? Halimbawa, ano ba ticketing booth kayo, sir? Tapos advance booking po ba? Oo, oh, pwedeng advance booking. Pero pwedeng walk-in. Walk-in. Kailangan. Pag nag-booking ka, kompleto requirements mo. Dahil dito pa lang, sir, automatic, bago ka sumakay, iniisa-isa ko yan. Pag ang requirements mo kulang, automatic, hindi kita pasasakayin. Dahil magagastusan ka lang pagdating sa Batangas, pag tinignan yan at hindi kulang ang papers mo, babalikin ka po dito sa Manila. Kaya dito ko lang, hinaharang na namin. Okay, okay. Pwedeng walk-in, pero kailangan kompleto talaga yung okay. Pero kalimitan sir, dito ang nasakay, talagang booking.
Advance booking. Oh, pero paano po ba yung advance booking na sinasabi? Baga, pupunta ka, pupunta sila dito or sir. Sa Cubao, Pasay, Alabang. Kaya kaya sir na punta diyan para at least makita nila kung ano yung requirements. Yung mga requirements talaga. Ah, okay, okay. Oh, dahil lang requirements. Mas magandang pumunta sa ticketing. Hindi tayo, pwede tayo noong una na pwedeng tawag-tawag lang. Mm-hmm. Dalawa tayong requirements. Eh ngayon, hindi na requirements. Tiklan lang. 1750 lang pagkatiklan. Pagkatiklan, 1750. Pagka ito rin po yung ruta nyo, 2250 rin. Ito, paikot lang naman yan. Ito sir, madami dulo yan itong eh. Biya Kalibong ito. Madami itong dinadaan ng pang, ano, bayan. Mm-hmm. Kaso, pagkitaan ito ng biya ng bayan nila, kung anong nakabracket, ayun ang pamasahe mo. Bracket-bracket yan. Mababa yan. Itong 2250, pinakadulo na ito. Apo. Itong 2250, dulo din ng sa may pagbayaan ticket ka naman. Pareho lang po. Yung mga halimbawa, Umiagaw. Mm-hmm. Pareho lang. Igbarat. Okay, okay. Tapos yung schedule nyo po dito ay first trip. Ang ora? 11. Ay. Okay. 11 a.m. Okay. Ano po sunod? Wala na. Depende po sir yan. Pag halimbawa nagkatakbo kami ng antiket, madaming pasahero, nag-aalauna kami na yan. Nang pag Antique. Ilo-Ilo ba yung Antique? O Santa Rosa, Via Antique, alauna yan. Pero okay. Yung Santa Rosa, Via Tapis, Via Aklan, alas 11 yun. Okay. Ito po ay una ng hapon. Apo. Tapos araw-araw na po ito. Kahit Linggo meron. Meron po yan. Kahit Linggo. Depende sir yun sa volume ng pasahero ha. Uh-huh. Kahit kalamitan, katulad ngayon, ito lang ang makakatakbo. Wala itong antike. Ano pong ibig sabihin ng depende sa pasahero? Halimbawa, nagpa-reserve po ako sa inyo ngayon. Tapos nagbayad na ako. Kompleto dokumento ko, dumating ako. Ay sir, ayan eh, minomonitor pa natin kung magpapatakbo tayo ng ganyan. Halimbawa, dumating kayo dito. Ngayon, dumating ako. Dumating kayo ngayon. Bukas ay sasakay. Mamonitoran natin yan kung saan ba kayo, halimbawa, saan kayo sa Antique. Ay, hindi po ako maalam sa Antique. Sir, ang Antique mo naman, butang Miagaw, Tikawan, pwede ka dito bumaba sa Iloilo City na. Tapos sasakay ka ulit ng papuntang Antique? Hindi, dahil ngayon sir, ang nangyayari, drop point tayo kung saan ba yan. Dahil hindi tayo katulad nung dati na hindi pandemic, na lahat ng bayan dinadaan na natin. May masasabi niyo po mga drop point? Ang ating drop point niya, katulad din dito sa dito, Mambusaw. Dito, kakauna-unahan na yan. Pag diyo mga Antique, halimbawa ay San Jose, Tibiyaw. So papuntang Antique po ay San Jose. Ayan. Pag yung mga San Jose, Tibiyaw, yung Bugasong, ang drop point na yan, Katiklan. Katiklan, so Aklan po ito. Sa ano yan, sa papuntang Aklan po yan. Katiklan yan, ayun yung sa may, ano, sa may Boracay. Katiklan yan. Tapos yung sa pag yung mga ka, halimbawa, Miagaw, Tigbawan, ang drop point na yan, Iloilo. Miagaw, Tibawan po. Yung Lumudyan. Drop point ay Iloilo. Iloilo na yan. Hindi ko pa po kabisado eh. Pero nakapunta na ako ng Iloilo. Gaya sir, ano nangyayari ngayon? Drop point ang pangusapan pala. Drop point na yan. Saan po ba kayo nagro-roro? Saan bumababa yung roro? Dito sa Katiklan yan. So dito po nagsisimula yung bus. Kaya ito po yung sanga. Kala ko kasi sa Kalibo. Kaya ini-imagine ko pa ganun. Sangahan niya sir. Dito ang punta ng Antique. Dito yung pupunta ng Tapis. Kaya sangahan niya mga gayon. Apa. Okay. Dito na yan. So sa papuntang Antique po, saan ang drop point? Sabi niyo San Jose. Yan, San Jose. Tibiyaw. Yan, yung mga Simaste. Yan, Kulase. Saan po? Hindi po kayo magbababa dyan? Hindi tayo nagbababa dyan. Drop point na natin dito, Katiklan. Lahat Katiklan? Oo. Tapos po ito, sa may yung Kalibo. Yung Kapis naman, yung pag ganun. Yung Kalibo. Sa Kalibo. Makataw. Opo. Kalibo. Ayan, yung Banga. Ang drop point din ito, Katiklan din. Pero po yung halimbawa, itong halimbawa, papunta ka na ng Antique mismo. Saan po ang drop point yan? Sa bayan na ng Antique? Halimbawa, katulad na nito. Sa dulo ka na, Antique. Makakakita ka na ng malayo na itong Antique.
Rubias, corner, anini eh. Yan, pag yung mga anini nga yan, dulo-dulo na yan, San Joaquin. Yan, Yagaw. Yagaw. Igbaras. Andra, Gimbal. Andra po na yan, Iloilo na yan. Ikot yan kasi, yan o. Hindi po kayo magbababa sa capital ng Antique? Ay, hindi tayo, sir, makakapagbaba. Dahil nga tayo, drop point tayo. Hindi pumapayag ang Antique na magbaba kayo? Ganun po ba? Ay, una, nitong December, ayaw pa. Ang sumunod naman ay ang biyaheng papuntang Samar at Leyte. Nagpunta ako sa terminal ng January 2, Saturday yon. Sabi ng admin ng SRIT, magsisimula ang operation ng DLTB dito sa terminal ng January 4, Lunes yun. Actually, makikita mo na rin sa kanilang mga infographics sa Facebook page na SRIT/Turbina na ang kanilang terminal. Ito yung meron yun. Si DLTB, sir, wala pa silang pasok ngayon eh. Baka Lunes pa. Ah, saan? Tatatlo pa lang. Yung Summer Leyte sila, diba? Tama ba? Oh. Ayun, sayang. Yun yung inaasahan ko sana ngayon na ma-update. Itong mga sumusunod na info ay nakuha ko sa kanilang Facebook page at sa kanilang website na dltb.ph. May apat na ruta ang DLTB. Una, SRIT/Turbina to Rawis, Katarman. Sa Northern Summer yan. Every Wednesday and Saturday, alauna ng hapon, at ang pamasahe 1,610. Ang pangalawa ay ang SRIT/Turbina to Ormoc via Carigara and Tacloban. Every Monday to Thursday, alas 10:30 ng umaga, at ang pamasahe ay 2,210. Ang pangatlo naman ay SRIT/Turbina to Maasin via Baybay sa Kasugod. Every Wednesday, alas 8:30 ng umaga, at ang pamasahe ay 2,354. At ang pangapat ay ang SRIT/Turbina to Tacloban, Leyte, every Tuesday and Friday, alas 2 ng hapon, at ang pamasahe ay 1,940. Sa biyaheng papuntang Davao naman, nakuha kong info na ito sa Filtranco Facebook page. Isa lang ang kanilang ruta, pero dalawang schedule ng biyahe. Ang una, yung pang-umaga, alas 11, at ang pamasahe, 2,840. Ito yung aircon bus. Yung pangalawa, alas 12 ng tanghali. Ito yung non-aircon, ordinary, at ang pamasahe, 2,545. Pag-usapan naman natin ang requirements. Marami akong nakita sa YouTube na nag-upload ng mga videos tungkol sa paano ba kumuha ng travel pass para sa mga locally stranded individuals. Share ko lang tong napag-usapan namin, baka makatulong pa rin. Ano-ano nga ba mga requirements? Una sa lahat, kailangan printed ang requirements mo kasi titingnan ng mga to bago ka pasakayan ng barko sa Batangas Port. Halimbawa po ngayong araw, may na-reject na po kayo? Meron, madami na. Ngayong araw pa lang? Wala kami ngayon. Kompleto yan, puro mga ano yan. Advance booking to? Advance booking yan. Oo, kaya. Kailan po yung huli nyong na-reject? Na yung parang pumunta lang dito, kunyari may requirement. Madami kami na-reject. Requirement. Ay, noong picture 30. Puro mga walk-in talaga na darating. Dami pa ka. Talaga. Ngayon, letter of acceptance. Pero ay, sir, may letter of acceptance kami. Naipasa na sa amin sa messenger. Bubuksan niya yung cellphone. Tingin ko ah. Punong barangay. Kailangan pala tanong ano? Kailangan pala ng mayor's talaga, na signature. Bago doon sa COVID shield. Kailangan sa COVID shield talaga. Galing sa PNP. Memorize niyo po by requirements? Halimbawa... Ano sir, tama. Makikita mo dito. Ma'am, makikita niya ang requirements. Makikita ko lang doon. Tara na ha, lima rin. Ayan sir, yung COVID shield. Ano pong ibig sabihin ng COVID shield? Galing sa PNP, travel authority ito. COVID shield, galing sa PNP po yun. Tapos? Tapos yan, kuha ka ng medical certificate. Med cert. Per person po ba ito? Oh, per person dyan. Limbo, mag-anak po sila ba? Mga tatlo, kasama din pati bata. Kailangan may travel authority ka. Per person. Ah, barangay certification. Iba pa po yan sa med cert. Oo. Yan mo, letter of acceptance, letter of coordination. Na?
letter of acceptance. Roger, may mga berma ng mayor. Pag yung sinabi niyo po kanina, ano, pinrinint kasi nila ito eh. Pwedeng telepono, pwedeng ano lang, picture lang. Sa... ito pong mga to kasi pre-print nila to eh. Oh, pinrint niyan. Pasa sa kanila ng ano, ng NGO nila. Pero pwede po bang ipakita lang sa iyo ng phone lang? Ay, hindi. Kailangan mo talagang ipaprint. Oh, kailangan. Dali to, sir. Pagdating mo sa Batangas, sa barko, titingnan niya isa-isa. Hindi ka mo makakapasok ng basta ka papasok. Mm-hmm. Isa-isa, kukunin sa iyo ang papers niya. So, ito po yun, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lagyan mo pa niya, sir, ang ID. Ang ID naman, ang ID. Ano eh. Saka yung QR code. Pero marami pong walang valid ID. Nagtatanong sa akin. Sir naman, halimbawa, walang valid ID. Pero naman kasi dyan, andala, may mga lisensya dyan. Okay, okay. Oh, yan, yung mga lisensya. Passport, pag yung mga ano, kahit birth certificate, daladala. Pwede. Pwede po yun, birth cert. Birth cert. Birth cert. Student ID po sa bata. Yan, pwede. Yung birth cert, student ID. Ano pa ba? Pag wala po talaga silang ID, ano po bang pwede nalang dalhin? Company ID, ganyan. Company, pwede. Company ID po pwede to. Tinatanggap sa barko? Oo. Okay. Patitingnalaan naman talaga kung ikaw yung pan eh, yung tao ngayon eh. May picture lang. Hmm. Okay. Valid ID. May sasabihin pa po kayo kanina eh. QR code. Ano po yung QR code? Saan kinukuha to? Sa ano yan? Sa contact tracing. Pag kayo nasa barko na, ginagawa yan. Sa barko na ginagawa? So dahil yun eh, nilalagay din yan yung ano, yung bus number, kung ano sinakaya mong bus, paano pangalan ng bus, ano seat number mo. Ito po ay dinadownload na dinadownload yan. Doon na ginagawa sa barko, hindi dito, wala. Okay, okay. Dahil yan, kailangan pagbaba mo ng katiklan, may QR code ka na galing sa katiklan, sa aklan, so, aklan QR code. Pagbaba mo ng katiklan, kailangan na-accomplish na yung QR code. Sa contact tracing yan eh. Gagawa yung sa barko dahil inalagay mo pa doon kung anong barko sinakyan mo eh. Pero ibig sabihin, kailangan mo ng mobile phone na, na may smartphone. Pero tinutulungan ka rin naman ng mga ano, nang nasa barko. Paano po pag walang smartphone? Tinutulungan ka naman nila. Na sila nagagawa? Oo, sila nagagawa. Ah, okay. So hindi kailangan hindi kailangan na may smartphone. Nagpunta ako ng Turbina pagkatapos ko sa SRIT. Tinanong ko lang kung may pagkakaiba ba ng requirements ang biyaheng papuntang Panay Island saka ang biyaheng papuntang Samar at Leyte. Galing po ako sa ano, Santa Rosa Integrated. Ang ito po yung requirements na binigay sa akin. Pareho lang po ba kayo kung sakali? Oo, mayroon po yung special sa Samar Leyte. Kasi ano po ito eh? Notice of coordination, valid ID, tama po yan. Ano po? Lahat po yan required. Ito, pareho lang po kayo? Pareho lang po. Ah, sige, sige. Salamat po. Alam kong mahaba na masyado yung video, pero isasummarize ko lang yung mga info na nakuha natin. Pinakita ko lang din kasi kanina na yung mga info sa video na ito ay hindi imbento, kundi galing mismo sa mga tauhan sa mga terminal. So sabi ni Kuya, mas maganda kung magpunta kayo sa mga terminal para sa advance booking dahil mas maipapaliwanag sa inyo ang requirements. Pangalawa, pwede ang walk-in pero siguraduhin na kumpleto mo na ang requirements, kung hindi, di ka makakasakay. Pangatlo, hindi nagbababa sa mga bayan-bayan. May mga designated drop-off points na dun ka bababa at susunduin ng sasakyan ng LGU na uuwian mo, kaya kinakailangan talaga na makipag-coordinate ka sa city o municipal hall na uuwian mo kasi sila ang magsusundo sa'yo. Pang-apat, pareho ang requirements ng biyaheng Panay Island at biyaheng Samar at Leyte. Yun sa biyahe papuntang Davao, hindi ko pa naitanong. Pwede nyo naman itanong sa bus company mismo, sa Filtranco. Itong video na ito ay nagsisilbing guide lamang para may idea tayong lahat, mga pasahero, kung ano-ano ba ang mga requirements. At dyan nagtatapos ang video tungkol sa mga biyahe sa Santa Rosa Integrated Terminal. Feel free to like, comment kung may tanong ka, at share para mas marami pang mahalam kung anong sitwasyon ng SRIT. Thank you so much for watching. Bye!